Isang 1,000 taong gulang na sawa ang nakapulupot sa isang bagong silang na sanggol. Dalawang lalaki na namumutol ng panggatong ang nakakita sa eksena. Sinamantala ng nakababatang kapatid ang kawalang ingat ng sawa at tinakasan ang bata. Mabilis siyang tumakbo pero naabutan pa rin ng sawa. Tinitigan ng sawa ang bata. Ang sanggol ay malapit ng maging pagkain ito. Mabilis na tumakbo si Nos para yakapin ang sanggol at tumakbo palayo. Matapos magtago sa likod ng isang malaking puno, maswerteng nakatakas sa kamatayan ang dalawa. Pero hindi nila alam yun nung tumakas yung dalawa. Biglang naging Earthman ang sawa. At ang batang iniligtas nila ay hindi isang mortal. Pagkatapos noon, nagpa siya ang dalawa na iuwi ni kuya ang sanggol upang palakihin. Ngunit pagdating sa bahay, nakita ng kanyang asawa ang sanggol at kinasusuklaman ito. Ang pagpapakain ng isa pang tao ay magpapahirap sa kanila. Sinabihan siya ng asawa na kunin ang sanggol na ito at itapon. Ngunit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa sanggol na ito sa hinaharap. Pagkatapos ay pinalaki ng lalaking ito ang bata. Lumaki si Tricon, kailangan gumawa ng napakahirap na gawain bahay. Ang dalaga ay binugbog din ng kanyang inampon. Madalas ay hindi siya nakakain ng kanin. Palihim na binibigyan ni Nos si Tricon ng isang plato ng kanin. Pero nakita ni Mrs. Inagaw ng adoptive mother ang plato ng kanin mula sa kamay ni Tricon. Sinabi sa kanya na ibuhos ang plato ng kanin sa kanyang ulo at umalis ng bahay. Walang tigil na paghingi ng tawad si Tricon sa kanyang inampon, patawarin mo sana. Tricon, sabi niya hindi niya dapat gawin yun. Ang Tricon ay naglalagay ng isang mangkok ng kanyang sariling kanin araw-araw sa lugar ng pagsamba. Nanalangin siya para sa kanyang pamilya na laging ligtas at malusog. Nakita ng tiyuhin na sobrang nakakaawa ang dalaga kaya binigyan niya ito ng dalawa cake. Ngunit pag-uwi niya, inihagis ng ina ang cake ng batang babae sa lupa. 3 araw nang nagugutom si Tricon, naglakas loob lamang na maghintay pagkaalis ng kanyang inampon upang mamitas ng palay sa lupa. Pumunta ang dalaga sa tabing ilog upang maghugas ng bigas at kumain muli. Sa oras na ito, ang lupain ay naging matandang babaeng pulubi. Lumilitaw siya sa likod ng Tricon. Gusto ng Earthland na humingi ng tubig kay Tricon at pagkatapos ay pagbigyan siya ng dalawang kahilingan. Agad na kinuha ni Tricon ang kanyang tubig at ibinigay sa lupa. Sinabi ng dalaga na sana ay yumaman ang kanyang pamilya. Ayaw na niyang mamutol ng kahoy ang kanyang mga magulang. Ipinagdarasal din niya na magkaroon ng maraming swerte ang mga mahilig sa video na ito. Makalipas ang isang segundo ay may nangyaring kakaiba. Ang bibig ng Tricon ay bumulwak ng mga bulaklak na gawa sa ginto. Nahulog ang ginto sa mangkok ng Tricon. Ang babaeng ito ay maaaring magpalaglag ng ginto sa kanyang bibig. Ang kawawang adoptive mother ay nagkaroon kaagad ng mayamang buhay. Pero araw-araw binubugbog at pinapagalitan ng adoptive mother si Tricon. Sa galit pa lang, sinisisi ng ina ang batang babae. Binuhusan din niya ng kumukulong tubig ang ulo ni Tricon. Kaunting ginto na lang ang natitira sa kahon, ginawa niyang Tricon na ibigay sa kanya. Kung nagkataon ay alam ng ina na maaaring gumawa ng ginto si Tricon. Hindi nagtagal, binigyan ni Tricon ng tubig ang lupa. Naniniwala siya na si Tricon ay tinulungan ng mga duwende. So okay lang bang maging ganyan ang anak niya? Kaya pinaalalahanan ng adoptive mother ang kanyang anak na maghanda ng masarap na kanin para mahanap ang diwatang iyon. Ang anak na babae ay nakaupo sa ilalim ng puno upang ipahinga ang kanyang mga paa, pagkatapos ng lahat, kung saan matatagpuan ang Diyos ng lupain. Sa sandaling ito ay biglang lumitaw ang isang mabahong kawawang matanda. Gusto ng matandang pulubi sa kanyang kamay ang kanin na hawak niya. Agad na tinanggihan ng batang babae ang masama at masamang matandang lalaki, sinabi na ang lugar na ito ay pag-aari ng mga Diyos. Ang isa na makakatulong sa kanyang lumikha ng ginto. Hindi niya pinangarap na magkaroon ng lugar na ito. Pagkasabi niyon ay mabilis na tumakbo ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na nahulog at nabali ang kanyang binti. Sinabihan siya ng matanda na huwag isipin ang paghahanap sa diwata. Tanging ang mga taong may tapat na puso ang makakatanggap ng tulong ng isang diwata. Tinutulungan lang ng mga anghel ang mga taong iyon. Nagalit ang batang babae pagkatapos marinig iyon, sinabing masama ang tingin sa kanya ng matanda. Sa galit, ginamit ng dalaga ang kanin sa kanyang kamay para bugbugin siya. Sa mga sandaling ito, biglang lumitaw ang kakaibang liwanag sa bibig ng dalaga. Biglang sumuka ang dalaga ng kumpol ng mga insekto. Tumakbo ang dalaga pauwi na umiiyak. Inakala ng ina na ang kanyang anak na babae ay nakatanggap ng tulong ng isang diwata. Nagyayabang siya sa harap ng mga kapitbahay niya. Ngunit sa hindi inaasahan, ang anak na babae ay nagsuka ng isang grupo ng mga insekto. Nakaramdam din ng labis na pagkasuklam ang mga kapitbahay. Naniniwala ang adoptive mother na si Tricon ang dahilan ng pagkakaroon ng kakaibang sakit na ito sa kanyang anak. Nahihiya din siya sa mga kapitbahay niya. Pumasok siya sa kwarto at hinawakan ang buhok ni Tricon. Paulit-ulit niyang tanong sa kanya. Kinalagkad niya si Tricon sa lupa, pinilit siyang kainin ang lahat ng mga insekto.
Ngunit sa sandaling ito ay nalaglag ang bibig ni Picon ng maraming ginto. Laking gulat ng kapitbahay. Pagkatapos ay tinakpan ng umampon ang bibig ng kanyang kapitbahay, dinampot ang ginto at ibinigay sa kanya. Ngunit ang kapitbahay na ito ay maraming kwento, napakabilis na kumalat ang kwentong ito sa pandinig ng lahat. Nakita ng Diyos ng bundok ang tapat na Picon at napaka-curious din. Noong una ay binigyan niya ang dalaga ng kakayahang maglabas ng ginto, mabuti man ito o masama. Kasabay nito, mayroong isang misteryosong puwersa, dalawang messenger ang naguulat ng sitwasyon sa hari ng apoy. Ayon sa mga tala, malapit nang mamatay si Picon. Pagkatapos ay dalawang messenger ang nagbalakayo sa bahay ni Picon upang maghanda na kunin ang dalaga. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang anak na babae, dahil sa labis na pagpapalayaw, ay dumura sa dalawang sugo. At magalang na bati ni Picon, nagpunta para kumuha ng tubig para inumin ng dalawa. Nakita ng dalawang emisaryo na may mabuting puso ang dalaga at hindi niya matiis na ihatid siya palayo. Kaya't lihim na binago ng dalawa ang kapalaran ng batang babae, pinalitan ang pangalang Picon sa pangalan ng biological na anak na babae ng adoptive mother. Ang batang babae ay maaaring maglabas ng ginto mula sa kanyang bibig. Ang batang babae ay namumuhay na mag-isa kasama ang pamilya ng kanyang malupit na inampon. Kailangan magsumikap ang dalaga araw-araw. At ang biological na anak na babae ay masaya at masama. Kahit na ang Picon ay hindi pinapayagan ang Picon na makita ang mga ilaw kapag pista opisyal. Kinailangan lamang ni Picon na magtago at magkaila sa kanyang mga kaibigan para makasali sa pagdiriwang ng parol. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang batang babae na kararating lang sa pista ay aksidenteng nahulog sa lupa at nahulog ang kanyang sombrero. Saktong pagkababa ni Pool sa bundok, binuhat niya ito. Naamoy ni Pool ang sombrero, napaka-espesyal ng pabango na ito. Kinabukasan ay pumunta si Pool para kunin ang sombrero. Umikot si Pool para hanapin ang may-ari nitong sombrero. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahuli siya ng matandang katabi. Inamoy ng dalaga ang sombrero at agad na nakilala na ito ang bango ng Picon. Pagkatapos ay dinala niya si Pool at silang tatlo sa bahay ni Picon. Pero hindi nila alam, nakalusot pala si Picon sa Lantern Festival kagabi. Kapag nalaman ito ng adoptive mother niya, siguradong bugbugin si Picon. Kinuha ni Pool ang kanyang sombrero at pumunta sa bahay ni Picon. Napagkamalan ni Pool na may-ari ng sombrero ang anak ng kanyang inampon. Inilabas ni Pool ang sombrero na pinulot niya sa pista kahapon at isa sa uli na sana. Tumakbo si Mali at hinawakan ang sombrero. Naamoy ni Mali ang pabango dito at natuklasan na pabango iyon ni Picon. Pagkatapos ay itinaboy ng dalawa ang mga taga-Pool. Agad niyang pinuntahan si Picon, walang sabi-sabing tumakbo ang adoptive mother para hablutin ang buhok ng dalaga. Sinampal niya ng malakas si Picon at napabagsak sa lupa ang dalaga. Nagalit ang umampon at sinabi sa dalaga na siya ay alipin sa bahay na ito. Kung may nagawang mali ang babae, magiging ganito siya. Nakita ito ni Nan at tumakbo siya para hanapin ang adoptive father ni Picon. Ikinuwento ang tungkol kay Picon na brutal na binugbog ng kanyang inampon. Ngunit sa oras na bumalik ang kanyang adoptive father, si Picon ay pinalo ng kanyang adoptive mother. Hindi na kinaya ng Earth God na pinahihirapan ang dalaga. Tinuruan niya agad ng laro ang adoptive mother niya. Kasabay nito, mula nang makita ng anak ni Neptune si Pool sa kanyang puso, labis siyang na-miss. Nagpaalam ang dalaga kay Neptune at pumunta sa mundo para hanapin si Pool. Sa gabi, habang natutulog si Pool, nakoma sinara sa mga tao sa paligid niya. Lumapit ang dalaga sa harapan ni Pool, marahang inilagay si Pool sa palad nito. Naghanda sinara na ibalik si Pool sa mundo sa ilalim ng dagat. Ngunit sa hindi inaasahan, sa daan ay nagkaroon ng lindol. Sa sobrang bilis, nagising si Pool. Natagpuan ni Pool ang kanyang sarili sa tabi ng mga higante at thunderset. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumakas. Sa bandang ito, nasa harap ni Picon, ang adoptive mother. Sinamantala niya ang katapatan ni Picon at nagkunwaring nakakaawa para humingi ng ginto. Ngunit ang walang muwang na si Picon ay naniwala sa kanyang mga salita na totoo. Nagsisi talaga ang dalaga na inakala niyang inampon niya. Inakala ng dalaga na ituturing din siya nito gaya ng sarili niyang anak. Kaya binigyan siya ni Picon ng isa pang tumpok ng ginto.